hindi bababa sa 10 kilo ang timbang ng bawat isa. Ito ang mga cream dory na nahuhuli ng ilang residente hindi sa ilog ng probinsya, kung hindi sa gitna mismo ng isang syudad. Dito sa Marikina River, nung tumaas yung tubig dito, naglabasan yung mga sari-saring mga nahuhuli ng mga mangisda. Nakakagulat is yung mga cream dory na nahuhuli nila na umaabot ng mga around 12 kilos na isda. Hi! Good morning! Hi! Meron tayo isang medyo na itago dito na ano. Tingnan natin to ano. Wow! Look at this! Grabe! Cream dory, oh. Look at this. Ilang kilos to? Ang mga ano yan, mga nasa 12. 12 kilos? Oh my gosh! Itong cream dory na ito, hindi sila native sa Pilipinas, ano? Look at this, oh. Yung mga mata niya, nasa gilid, mukhang hammerhead niya, no? From the top. Tapos itong mga pectoral fins niya, parang shark talaga. Sa unang oras namin ni Ver ng pangingisda, mukhang mailap ang mga dory. Nagdesisyon kaming lumipat sa kabilang bahagi ng Marikina River. Ang dami-daming nangingisda, pero isa lang ang tao na nakahuli ng maraming isda. Sa loob ng 4 na oras, 5 cream dory ang nahuli ng mangingisdang si Erwin Dulas. So, anong pamamaraan mo dito? Snagging lang? Wow, siguro nasa mga 30 kilos, 40. Magkano 30 po? So, anong gagawin mo ngayon dito? Ibenta sa palengke. Ah, so na magkano per kilo ang benta niyan? 60 sa amin per kilo. Oh my God! Wow, this is a big catch! I-analyze natin, most likely, galing ito sa Laguna Lake, kung saan dyan nagpaparami ng mga tilapia, ng mga bangus. Itong tubig na ito, galing ito ng Montalban. Mataas yung lugar na yon. So dahil sa ulan, ang lakas ng bagsak ng tubig papunta dito sa Marikina River. And from here, one is going to Manila Bay and the other one is going to Laguna Lake. Kaya yung mga isda na ito, they always like to go upstream. And isa na dito yung mga panggaseous. May paalala ang isang eksperto na nakapag-aral na ng kalagayan ng ilog na ito. Kung titingnan po natin yung Laguna Lake, no, kasi marami po siya mga tributaries, no, isa lang po dyan yung Marikina River. Yung ginawa po nating study is more than 10 years ago. Sa aking tansya, no, dahil po sa pagdami ng populasyon, no, dumadami din po yung mga dumi. Ang kaminsan may mga industrial waste. Sa aking tansya, over time, malaki yung posibilidad na tumataas po yung mga pollutants sa Laguna Lake. Kasama na rin po siguro ang Marikina River. No. Although, kung ano man po yung nangyayari doon sa tinatawag nating upstream, kung mayroon pong mga factory doon sa upstream ng Marikina River, pwede po itong makaapekto sa kalagayan ng ating ilog. Nitong nakaraang tag-ulan, hindi lang mga cream dory ang nagsulputan. Ayun, ang haba oh. Alam mo, sawaw eh. Ayun, lumangas sa may kahoy. Isang alien fish ang nakita ng isang residente nang bumaha sa Kalumpit, Bulacan. Parang sawaw, kuligri no? Yan. Yan oh. Isa itong toman o snakehead, isang invasive or alien species na nagpaparami na dito sa atin. Minsan ko na itong naidokumento noong 2012 sa Aulo Dam, Nueva Ecija. At nitong nakaraang taon, natuklasan naming umabot na sila sa Kalumpit, Bulacan. Hindi natural na makikita sa Pilipinas ang mga toman. Native sila sa Thailand at Malaysia. Hinuhuli ito ng mga anglers para kainin. Dumamin lang po sila dito. Meron po siyang 14, 12 kilos, 9 kilos, pababa. Dati po, ang mga snakehead na yan, kinakagat ngayon yung mga tunay na talapia sa kahit tunay na bulig. Sila na pumapalit ngayon. So naubos. Naubos po. Habang naghahanap ng snakehead si na Doc Ferds, napansin nila ang ilang isdang palutang-lutang.
kalahati na lang ang karpang ito. Ito ang mga kinakain ng Toman. Territorial ang snakehead. Kakagatin ito ang kahit anong isda na dumaan sa teritoryo niya. Hanggang sa may kumagat sa pain. Estimated ko to 5 to 6 kilos. Tinatangay niya talaga ako. Hindi ko pinapakawalan, minsan pinamimigay ko sa ano, dahil alam ko ngang invest. Lalo-lalo na sa mga lokal dito, ayaw nilang pinapakawalan pabalik yung toman. Kasi nga, sabi nila, peste. Ito pala yung snake head natin, no? Tignan mo doon sa dorsal side niyo, para talagang snake. At yung mga pattern ng kanyang kaliskis. You would mistake this for a snake also. Isa sa mga characteristic nitong mga snake heads na ito is that they have primitive lungs. Pansin nyo, kahit nilabas natin siya sa tubig at hindi siya pumipiglas gagaya ng mga ibang isda, parang hindi makahinga. Siya, okay lang, relax lang siya, oh. Kasi it can breathe air also. Yung sa likod ng gills niya, ayan, look. Humihinga, oh. Parang humihinga. So, kahit murky yung water o mababaw yung tubig, kaya niya mag-survive kung pupunta siya sa lupa, no? I'm very intrigued dun sa kanyang primitive lungs na nandito daw sa likod ng kanyang gills. They're carnivorous. It's because of their teeth, 2 or 3 or 4 layers ng teeth dito sa kanyang mandibles. And, ang laki. Kita niyo, no? Ang lakas ng sagpang. So yung lakas ng kanyang sagpang ginagamit niya talaga to eat and devour its prey, no? So itong mga ganitong isda can actually eat a rat already. All that characteristics at wala din silang known predator dito except for man. Kaya sila natugri ang invasive species. Pruweba ang nakitang toman nitong tag-ulan na patuloy pa rin silang naninirahan dito sa lugar. Ang nangyari sa mga cream dory na napadpad sa Marikina mula Rizal, ang mga toman na umabot sa Bulacan mula Nueva Ecija, patunay ito na magkakadugtong ang ating mga ilog kaya hindi malayo na kung ano ang sapitin ng isa. Ay madamay ang ibang mga karatig ilog nito. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel and don't forget to click the button below.